bago mag-lock in taping si Jack. Itong si Barbie may hirit, may mga hirit na ano, warning kay Jack. Ewan ko din kung pagkwentuhan niyo ni Jack, no, na mag-ingat daw, may warning siya kasi sa pag-lock in, marami daw balitang nagkaka-developan. Na, niya na yon. And kung aware ka o hindi man ngayon, anong naging ano mo doon? Parang reaction or kahit na alam mong baka nagjo-joke lang naman si Barbie. Well, sigurado naman ako na nagjo-joke lang dun si Barbie dahil alam ko naman na very professional na actress si Barbie. Yeah, totoo, maraming nagkaka-developan sa lock-in taping pero wag po, walang kahit anong nangyari or kahit anong personal na bagay na nangyari sa lock-in taping dahil nga lahat kami doon naka-focus sa trabaho and gusto namin na matapos yung trabaho ng maayos. So hindi naman kami pumunta sa lock-in taping para maglandian or what. Pumunta kami sa lock-in taping para gumawa ng isang proyektong napakaganda. Yun. So nakita ko, nabalitaan ko yan, yung warning. But I think, ano yan eh, I think katatawanan nilang dalawa yon. Parang isa yun sa mga hiritan nila ni Jack and ni Barbie. And siguro naman, alam ko naman na naiintindihan ni Barbie kung anong trabaho ni Jack. And si Jack naman, naiintindihan ni Jack kung anong trabaho ni Barbie. Okay, thank you, Clea. Then my next question for you. Meron pa akong last question. Since how was it working naman from your end to with Jack? Kasi 'di ba, very emotional and ka-romantic tong itong miniseries nyo. At the same time, Clea, kung in real life, wag naman syempre mangyari, itong character mo ay nangyari sa'yo. Knock on wood, wag naman mangyari. Ano yung bagay o anong sitwasyon ang gusto mong gawin na parang yung ginawa mo dito na you've been with Jack on your last few days, ganon. Ikaw, ano sa totoong buhay, kung sakali ang gusto mong gawin o mangyari? Sa last day ko or sa kung lalaban ba ako or hindi? Kung lalaban ka, oo. Yes. Siyempre lalaban ako. Lalaban ako dahil malinaw sa akin kung anong magiging epekto nito sa pamilya ko. Dahil very close kami ng family ko, nanay, tatay ko, yung dalawa kong kapatid. So lalaban ako para sa kanila at siyempre na, kung nakikita ko silang lumalaban, napaka-unfair naman sa kanila kung ako mismo susuko na ako kagad. Kung nakikita ko silang lumalaban, kung may nakikita pa akong pag-asa, bakit ako bibitaw? Bakit ako hihinto? Bakit ako mag-give up? Dahil nasa rason mo yan eh, kung bakit mo gustong lumaban. Kung malinaw sa'yo yun, edi you're good to go. You're good to stay with them. And kung malinaw sa'yo kung bakit ka binigyan ng challenge na ganito ni Lord, dahil di naman niya binibigay yung isang pagsubok sa isang tao, lalo na napapanahon.